Noong 1965, mahigit 1,000 kaso ng face slashing o panghihiwa o panglalaslas ng mukha ng mga bata sa Metro Manila. Ang mga biktimang kabataan ay may mga sugat sa noo, pisngi, at baba, kaya binansagan silang scar-faced children. Karamihan sa kanila ay mga estudyante sa elementarya at high school sa Tondo at iba pang karatig lugar sa Metro Manila. Base sa testimonya ng ibang biktima, ang ginagawa ng mga salarin para makapangbiktima ay tutuksuhin o aakiting bigyan ng candy ang mga batang gusto nilang biktimahin. At pagkatapos ay bigla na lang nilang susugatan ang mga mukha ng kanilang mga biktima, gamit ang kutsilyo, bubog, at lalagyan ng konting asido para lalong bumakat ang peklat. Yung ibang kabataan naman ay sadya nilang susugatan ang kanilang mukha para hindi na sila galawin o pag-initan ng ibang gangs. Dahil sa mga pangyayaring ito, maraming kabataan at mga magulang nila ang natatakot. Kaya karamihan sa mga residenteng naninirahan sa lugar na iyon ay nagpapanik, kaya ang ginawa ng otoridad ay nagpakalat ng maraming pulis para hanapin ang naturang salarin. Ayon sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, ang ganitong gawain ay kagagawan umano ng mga gangs o communist groups bilang marka ng kanilang pangingikil sa mga pobreng biktima. Pagkaraan ng ilang araw, naglabas ng pahayag ang mga otoridad base ika sa kanilang imbestigasyon, lumalabas na sariling kagagawan din ng mga kabataang iyon ang nangyari. Dahil nataon naman na may isang pelikulang sobrang sumikat sa panahon na iyon, na pinagbibidahan ni Eddie Fernandez, ito ay ang pitong mukha ni Dr. Ivan o Seven Faces of Dr. Ivan. Ito'y tungkol sa iba't ibang paraan ng pagpapanggap ng bida sa nasabing pelikula. Dahil dito, marami ka ang nahumaling at nagkahilig na gayahin ang ginagawa ng bida sa pelikulang iyon. May mga suspects ang inaresto ng mga otoridad, ngunit nananatiling tikom ang bibig sa naturang pangyayari. Bago matapos ang taon 1965, ay kusa ring nalusaw ang usapin na iyon, hindi na nadagdagan pa ang ganoong krimen at naging palagay na ang kalooban ng karamihan. Nawala na rin ang takot ng mga kabataan at maging ng kanilang mga magulang. Ganoon pa man, hindi pa rin natuklasan ng mga otoridad ang motibo sa krimen iyon at ni isa ay walang napanagot, kaya magpahanggang ngayon ang naturang kaso ay nananatiling unsolved. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, paki-click ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong video.